hari Allah kepada Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kau Korea, kau boleh hibukna senapan. Sit down, please. Suluk na lady kan pilih pilih kau boleh sama kababayan natin OFW. Kita tayo pa yung mga katunayan ho, nakasaysayan, hindi pa ho pangulo ang ating tatay. Kamera. Ako po ay umiikot na at pinamamalita ko po ang magandang balitang dala ng ating Pangulo. At yun po ay ang pagbabago. Alam nyo, ang sabi nila, ang pagbabago daw ay mahirap makamtan. Totoo po yan. Kung bubuusin, tandaan po ninyo. Gusto ko muna pong balihin, Ryan! Bayan mo, wala po isang bayan pumunta dito. Parehas po ninyo, naniniwala siya kay Mayor, kay Presidente Duterte. Palakpakan po natin. Noong pong eleksyon, nangampanya po yan kay Mayor. Kaya kasama po natin yan, solid po yan, solid. Marco, iba ka muna, mamaya ka. Tulad po ng sinabi ko, mga mahal ko kababayan, napakadami po ang naiihip. Yes. Sabi nila, ang pagbabago, tagal. Yes. Pero po ba, batukan nyo yung mga nagsasabi? Yes. Kapag magmula ho 1896, saan po ninyo, kasaysayan ito, lahat po ng TV2. Magmula po ng inagaw ni Emilio Aguinaldo, ang revolusyon, lahat po ng pumalit na presidente, ipinagkaluluna ang Pilipino. Ibig kong sabihin, lahat ng pangulong kong nagpalit-palit kung hindi puta ng Amerikano, may sariling motibo. Ito ang pangulo natin ngayon. Yes! Ito po, ang sabi na, ilan ang bayat niya? Tatlo! Ito yung Yanes, ilan ang bayat? Ang ibig pong sabihin, yung pagbabago mula 1896 hanggang 2016, lagpas 100 taon na pinaglululuho tayo. Yes! E dalawang taon pa lang ang pangulo natin. Makakamit pa natin ang pagbabago ng 2 taon? Yes! Hindi po. Ano po ang nun? Pero nalaramdaman nyo lahat ngayon. Yes! Nakakamoy na natin. Pinangako ni Mayor, nangyari na. Yung BBL, pumasa na ho yung BBL. Ibig sabihin nyo nun, magkakaroon na ng kapayapaan sa Mindanao. Yes! Kapag meron ng kapayapaan, ano ang kasunod? Progreso. Yes! Progress. Ngayon, meron tayong problema. Aaling na taon yung presidente natin. Kulang! Alam mo, isang daang taon tayong iloko. 6 taon lang ang pangulo natin. Ano ibig sabihin? Kailangan may pumalit. Kailangan maglagay tayo ng mga makakutayap nito. Yes. Eh, sino ba yun? Sino ang pinag... Bongo!
na makakasunod sa pangulo natin, kundi General Bongo. Yes! Lahat po tayo dito, hindi tayo binayaran. Yes! Lahat po tayo dito, gumagastos. Yes! Ako, binayaran po yung pangasahe ko. Yes! Ito kayo sinisil, ha? Gusto ko lang, si Ryan, binayaran niya ang pamasahin niya, si Ryan. Si Direct George Bernal, binayaran niya ang pamasahin niya. Yes! Lahat po kami, katulad ninyo, nagmamalasakit. Yes! Dahil, ano ang kailangan ng Pilipinas? Pag-alaman! Pag-alasakit! Yes! At sino yun? General Bong. Ang daan po natin, ha? Huwag natin kalimutan na pilitin natin tumakbo si General Bong. Kasi pagka, alam nyo, ang sistema ng politika sa Pilipinas, napakapangit. Yes, sir. Napakapangit po. Bulok na, bulok. Bulok. Kapag ka pinabayaan natin na walang maluklok ng mga senador, babalik ulit. Eh baka ikulong pa si Mayo. Yes! Papayag pa kayo ikulong si Mayo. Ako, ito ang TV to. Subukan nyo ikulong si Mayor Duterte, magiging bende mo. Yes! Kaya nyo po, mga mahal kong kababayan, nandito kami, natarap pa ninyo, dahil naniniwala po kami na dapat isang araw lahat ng OFW umuwi. Yes! Ang nangyayari lang po yan, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabago. Mabuhay po, si Mayor Duterte! Maraming salamat po, mabuhay. Ay, may tayo. Dali lang ah. Yung mga
Kasi po, kayo ang tunay na bayani para sa kanya. Alam niyo po, hindi na babayaran yung lukot. Kahit ako man. Nakakalukot sa may mina. Lalo na kayo nandito sa Puriana, malayo sa inyong mga pamilya. Nararamdaman ni Pangulong Duterte yung lukot ng nararamdaman ninyo malayo sa pamilya. Nagtatrabaho kayo para sa inyong pamilya. Kaya siya nakikita rito para kakita kayo. Kaya ang alas 3.30 na hapon, makikita dito tayo. Pupunta ko sila ba? So, lahat ko maraming salamat kay Ma'am Mila, sa rin na may malasakit sa mga OFW. Pero nagsidipin mo sa sekretary, Harry Roque. Ma'am Bernice, huwag kumalik rito. Sa rin OFW, may malasakit dito sa mga kasama nating OFW.